mysterious disappearance of 15-year-old Emmanuel Orlandi. Mystery of the Vatican, where officials are searching for a 15-year-old girl who vanished nearly four decades ago. Tomorrow. Si Emmanuela ay anak ng isang empleyado sa Vatican City, pero noong 1983, siya ay nawala habang pauwi mula sa kanyang eskwelahan. Ilang dekada na ang nakakaraan, pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Ang istorya na ito ay puno ng napakaraming espekulasyon mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ang Pope, Mafia at Secret Service ay ang mga tao na pinaghihinalaan na may kinalaman sa kanyang pagkawala. Sa video na ito ay pinagsama-sama ko ang lahat at ikaw na ang humusga kung ano ba talaga ang nangyari sa kaso ni Emmanuela Orlandi. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Emmanuela ay ipinanganak noong January 14, 1968. Siya at ang kanyang limang kapatid ay nakatira sa Vatican City na itinuturing na pinakamaliit na state sa buong mundo. Noong 1960s, meron lamang humigit kumulang 400 tao ang naninirahan dito. Para sa mga nakatira sa Vatican, inilarawan nila na ang pamumuhay dito ay ligtas dahil para kang nakatira sa isang village, pero kasama mo ang Pope na isa sa pinakamakapangyarihang tao na poprotekta sa'yo. Ang ama ni Emmanuela ay nagtatrabaho bilang Vatican Prefecture, kung saan siya ang nangangasiwa kung sino ang pwedeng makipagkita at humarap sa Pope. Si Emmanuela ay inilarawan bilang isang mabait at masunurin na anak. Siya ay isang mabuting mag-aaral at parte siya ng choir sa kanilang simbahan. Mahilig siya sa musika at nag-aaral siya kung paano magpiano at tumugtog ng flute. Kung titingnan mo si Emmanuela, siya ay parte ng isa sa mga nirerespetong pamilya. Pero ang lahat ay nagbago noong gabi ng June 22, 1983. Pagkatapos ni Emmanuela sa kanyang eskwelahan, pumunta siya sa Victoria Conservatory sa Pontifical Institute of Sacred Music para sa kanyang music lessons. Ang lokasyon ng conservatory ay may layong 3 miles mula sa Vatican. Ayon sa kanyang mga kaeskwela, si Emmanuela ay late na dumating sa kanyang music school na hindi normal. At bago pa man matapos ang kanyang klase ay umuwi agad ito. Noong 6:50 PM habang papauwi na siya mula sa conservatory, ay tumawag siya sa kanyang kapatid at sinabi niya dito na nakilala niya ang isang lalaki na nag-alok sa kanya ng trabaho kung saan siya ay mamimigay ng mga flyers sa isang fashion show na mangyayari ng weekend. Pero ikinaalarma ng kapatid ni Emmanuela ang alok dahil ang sahod ay $200 na sa panahon na yon ay magandang sahod. Pero para naman sa batang si Emmanuela, napakaganda ng alok na ito kaya hindi niya ito kayang palampasin. At dahil sa pag-alala at duda, sinabi ng kanyang kapatid na ang mga ganitong alok ay dapat pag-isipan at kailangan nilang pag-usapan kasama ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ng kanilang usapan, nagkasundo sila na magkita. Pero ito na pala ang huling beses nilang pag-uusap. Nang dumating sa kanilang meeting place ang kanyang kapatid, hindi niya nakita si Emmanuela. At hindi rin ito umuwi sa kanilang bahay kaya agad silang naalarma. Agad tinawagan ng kanyang mga magulang ang pulisya kinaumagahan. Ang mga investigador naman ay agad kumilos at agad tinanong ang mga taong huling nakakita kay Emmanuela para makabuo sila ng timeline bago ito mawala. Sa kanilang pag-iimbestiga, ang kanyang mga kaeskwela ay natatandaan na si Emmanuela ay tumigil at nakipag-usap sa isang tao na nasa loob ng isang green na BMW na sasakyan. Dalawang araw makalipas ang pagkawala nito, nakatanggap ng tawag ang kanyang pamilya mula sa isang lalaki na nagngangalang Pierre Luigi at sinabi nito na ang kanyang kasintahan ay nakakita ng isang batang babae na ang pangalan ay Barbara na namimigay ng makeup flyers at tumutugtog ng flute sa Central Rome. Isa pang lalaki na nagngangalang Mario ang nagsabi na siya ay nakakita din ng isang bata na namimigay ng makeup flyers at tumutugtog ng flute, pero ang pangalan nito ay Barbara.
Ayon kay Mario, sinabi ng batang babae sa kanya na nagdesisyon itong lumayas sa kanilang bahay pero babalik din ito sa September para sa kasal ng kanyang kapatid na babae. Agad naniwala ang pamilya ng nawawalang bata na ito ay si Emanuela dahil wala silang pinagsasabihan ng detalye ng kasal bukod sa malalapit na tao sa kanila. Pero ang mga tawag at mga tips ay hindi nakatulong dahil hindi nakita ng pulisya si Emanuela sa Central Rome. Namigay ng mga missing persons flyers ang pamilya ni Emanuela sa buong Rome. At noong July 3, ang nooy nakaupo na Pope na si Pope John Paul II ay nagbigay ng kanyang kauna-unahang mensahe tungkol sa pagkawala ni Emanuela. Ang mensahe na ito ay ang kalaunang naging basihan ng napakaraming mga conspiracy theories tungkol sa pagkawala ng batang babae. Ayon sa mensahe ng Pope, siya ay malapit sa pamilya ng bata at hiniling niya sa mga kidnappers na pakawala na ito. Ang mensahe na ito ay naging sanhi ng kaguluhan dahil noong panahon na yon ay hindi pa kinukonsidera ng pulisya na nakidnap ang bata. Para sa mga pulis ay nagles lamang si Emanuela pero nag-iba ang isip ng mga tao pagkatapos nilang marinig ang salaysay ng Pope. Agad naniwala ang mga tao na nakidnap ang bata. Ang iba naman ay hindi napigilan na magtanong na bakit parang sigurado ang Pope na nakidnap ang bata. Ang iba ay agad inakusahan ng Pope na baka meron siyang kinalaman sa nangyari. Pero ang mga katanungan ng mga tao ay nananatiling mga tanong dahil hindi nagbigay ng statement ang Vatican. Pero ang salaysay ng Pope ay maaaring may simpleng rason lamang. Si Emanuela ay isa sa mga limitadong tao na itinuturing na mamamayan o citizen ng Vatican. Kaya merong responsibilidad ang Vatican City na gumawa ng paraan para makita ito. Noong July 5, nakatanggap na naman ng isang tawag ang pamilya ni Emanuela mula sa isang lalaki na may American accent at sinabi nito na hawak nila ang bata at papakawalan lamang nila ito kung ibibigay nila ang nooy nakakulong na Turkish assassin na si Mehmet Ali Agca. 2 taon bago mawala si Emanuela, si Agca ay tinangkang patayin si Pope John Paul II kaya siya ay nadakip at ikinulong ng panghabang buhay sa Italy. Ang Vatican ay binigyan lamang ng diumanong kidnappers ng 14 araw para marilis ito. At para mapatunayan na hawak nila si Emanuela, ay ipinarinig nila ang boses nito gamit ang recording. Pronto? Lei molto bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliola. Pronto? 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 È stato detto la soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Sì? Il funzionario del Vaticano sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare a parlare. Al più presto possibile, altrimenti mi fate morire mia moglie e io stesso. Buongiorno a lei. Grazie. Bukod sa recording, sinabihan din sila ng lalaki sa linya na ang karagdagang patunay na hawak nila ang bata ay matatagpuan sa basurahan na makikita sa harap ng Italian Parliament at Chapel. Ang huling lokasyon na itinuro sa kanila ay sa airport ng Rome kung saan nila nakita ang kopya ng study card ni Emanuela at kopya ng isang piece ng composer na si Luigi na pinag-aaralan nito. Bago ang deadline sa Vatican, nakiusap muli si Pope John Paul II sa mga kidnappers na pakawalan ang bata. 2 araw bago ang deadline, nakatanggap ulit ang mga pulisya ng isa na namang cassette tape na naglalaman ng isang babae na sumisigaw. Pero ayon sa pamilya ni Emanuela, alam nila na edited na ang tape. Sa parehong araw na natanggap nila ang tape ay nagdemand ang mga kidnappers na makapag-usap ang mga ito tungkol sa pag-release ni Emanuela. Pero ang ipinagtaka ng pamilya ng bata at mga tao ay hindi nila gustong kausapin ang mga pulis, bagkus ay gusto nilang kausapin ang Vatican.
Dito na kumilos ang Vatican at itinalaga nila ang kanilang Secretary of State na si Cardinal Agostino Casaroli para makapag-usap sa diumanong kidnapper ni Emanuela. Pero ang mga pulis ay hindi kabilang sa pag-uusap na ito. Ang Vatican ay pinanatiling sekretong usapan at magpahanggang ngayon ay walang nakakaalam sa mga detalye at impormasyon ng kanilang napag-usapan. Dumaan ang araw ng deadline pero si Agca ay hindi pinakawalan at nanatili ito sa kulungan. Pagkatapos ng sekretong pag-uusap, ang lalaking may American accent ay hindi tumigil sa pagtawag na umabot ng 3 buwan. At dahil sa walang bagong mga detalye sa pagkawala ni Emanuela, opisyal na itinigil ang paghahanap sa bata. Ang katauhan ng lalaking may American accent ay nananatili pa rin isang misteryo. Pero ayon sa ibang tao, sa teorya nila ay ang lalaki na tumatawag ay si Treasurer General Archbishop Paul Marcinkus na isang Amerikano. Pero dahil sa kanyang estado at impluensya, hindi ito ma-interrogate ng pulis. Ang mga investigador ay hindi pinayagan ng Vatican dahil wala silang solid na ebidensya na magtuturo na may kinalaman ito sa pagkawala ni Emanuela. Iba't iba mga grupo ang umako sa pagkawala ni Emanuela, pero lumutang sa investigasyon na karamihan sa kanila ay mga peke at hindi totoo. Karamihan sa mga umaako ay mga intelligence services mula sa iba't ibang dako ng mundo para gamitin ang sitwasyon ni Emanuela para sa sarili nilang mga interest. Ayon kay Fernando Imposimado na isang Italian investigator, isang dating German intelligence officer ang nagsabi sa kanya na ang isa sa mga grupo ay mula Bulgaria dahil gusto ng mga ito na isipin ng Vatican na ang nagtangkang pumatay kay Pope John Paul II ay mula sa Turkey at hindi mula sa Bulgarian Secret Service na suportado naman ng KGB mula Russia. Pero ang teoryang ito ay napatunayan na hindi totoo. Kinausap ni Pope John Paul II si Agca at nangako ito na ibibigay ang kanyang kalayaan kung ito ay aamin sa ginawa ng kanyang grupo kay Emanuela. Pero tumanggi ito. Isang police officer na nagngangalang Gangi ang tumulong para mahanap ang may-ari ng green BMW na sasakyan na posibleng huling kausap ni Emanuela. Pero kakaiba ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos niyang malaman ang pangalan at address ng may-ari ng sasakyan, pinuntahan niya ang bahay nito pero nang nakaharap niya ang babae, ay agad itong nagalit at pinagtabuyan siya sa bahay nito. Nang inireport niya ang nangyari sa police station, ay sinabihan siya di umano na huwag nang lumapit sa babae at huwag na niyang tangkain na maghanap ng anumang impormasyon mula dito. Ang Pope ay nagapila sa mga kidnappers ng 7 beses at katulad ng kanyang mga naunang pakiusap, ay hiniling nito na pakawalan ang batang babae. Pero walang nangyari sa kanyang apila. Nang sumapit ang Pasko, binisita ng Pope ang pamilya ni Emanuela at sinabi niya sa mga ito ang opisyal na nangyari sa bata. Sinabi niya na ito ay kinuha ng mga kriminal na ang tanging nais ay pakawalan ng Italy ang kriminal na si Mehmet Ali Agca. Sa usapan na ito ay ipinagtaka ng kapatid ni Emanuela na si Pietro na inalok siya ng Pope ng posisyon sa Vatican Bank. Ang iba ay nagsasabi na ginawa ito ng Pope dahil meron siyang alam sa nangyari sa bata at dahil sa inuusig siya ng kanyang konsensya, ay kinailangan niyang tumulong para maibsan ang paghihirap ng pamilya ni Emanuela. Pagkatapos ng pakikipag-usap ng Pope sa pamilya ni Emanuela, ang lahat ng komunikasyon ay natigil na umabot ng ilang taon. Isa pang teorya ang nagsasabi na si Emanuela ay naging collateral at ang pagkidnap dito ay resulta ng pag-aaway sa pag-ita ng isang mafia na tinatawag na Magliana at Vatican. Ang kanilang pinag-awayan di umano ay tungkol sa pera. Ayon sa report, ang mafia ay nag-invest ng $24 million sa Ambrosiano Bank na di umano'y konektado sa Vatican. Noong 1982, inilipat ng bangko ang bilyong-bilyong pera sa isang South American shell company at halos karamihan dito ay pagmamay-ari ng Vatican.
At pagkatapos mailipat ang pera, ang bangko ay nag-file ng bankruptcy at dahil dito ay nawala ang milyong-milyong pera ng mafia. Ayon sa teorya na ito, hindi nasiyahan sa nangyari ang mafia kaya dinukot at ginamit nila si Emanuela para maimpluwensyahan ang Vatican upang ibalik ng mga ito ang kanilang pera. Walang nakakaalam kung may katotohanan ang teorya na ito. Pero noong 1984, ang Vatican Institute for Religious Affairs ay pumayag na magbayad sa mga bank creditors ng $244 million. Pagkatapos nito ay inilibing ang pinuno ng criminal group na si Renatino Mancini sa Basilica of St. Apollinar kung saan inililibing ang pinakamatataas na ministro sa Vatican. Noong 2012, binuksan ng pulisya ang libingan ni Mancini at nadiskubre nila na ang libingan nito ay walang pinagkaiba sa libingan ng ibang mga matataas na ministro. Sa loob ng mausoleo ay nakita din nila ang mga kahon na naglalaman ng mga buto ng tao. Sa kalagitnaan ng isyu na ito ay lumutang ang isang babae. Di umano ay isa siya sa mga babae ng miyembro ng mafia at sinabi niya na nakita niya si Emanuela sa basement na nasa ilalim ng isang building sa Monteverde. Ang mansyon na kanyang itinuro ay pagmamay-ari ng mafia. Nang pasukin at imbestigahan ng pulisya ang lugar, ay nakakita sila ng mga pirapirasong parte ng kadena sa basement. Pero hindi sila makakita ng malakas na pruweba na nanggaling at ikinulong dito si Emanuela. Ayon sa babae, pinatay si Emanuela ng mafia ilang buwan pagkatapos itong kidnapping. Ayon sa kanyang akusasyon, si Bishop Marcinkus ay kailangan ang batang babae para i-blackmail ang matataas na tao mula sa Vatican dahil pinangakuan ito ng pinakamataas na pinuno ng mafia na si Renatino ng malaking halaga kung ibabalik ng Vatican ang kanilang pera. Pero ang mga tao na nakarinig sa teorya na ito ay hindi pinaniwalaan ng babae at kinuwestiyon nila ang credibility niya dahil kadalasang mali-mali ang mga impormasyon na kanyang binibigay tulad ng mga date o petsa. Hindi rin nakatulong sa kanya na nadiskubre na malimit pala siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Noong September 2017, ang journalist na si Emiliano Fittipaldi ay inilabas ang isang dokumento na nagsasabi at di umano'y magpapatunay na ang Vatican ay hawak si Emanuela at ito ay ligtas. Sa limang pahinang report, inilhad niya na hawak niya ang isang dokumento na di umano'y ninakaw ng mga kawatan mula sa Vatican. Ang dokumento ay naglalaman ng lahat ng gastos ng Vatican sa batang babae mula noong taong 1983 hanggang 1997. Ayon sa kanya, sa loob ng 14 na taon, gumastos ang Vatican ng $483 million. Pero ang mga tao na nakarinig ng teorya na ito ay hindi mapigilang questionin at tawanan ito dahil kung ito pala ang sitwasyon, bakit hindi na lang ibinalik ng Vatican ang batang babae sa kanyang pamilya at bakit pa nila ito kailangang itago? Ang Vatican ay itinanggi ang mga aligasyon pati ang di umano'y dokumento. Noong 2013, ang bagong Pope na si Pope Francis ay nakipagkita sa pamilya ng Orlandi at sinabi nito sa kanila na ang kaluluwa ni Emanuela ay nasa langit na. Ang kamag-anak at kapamilya ng bata ay nabigla at hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. At katulad ng mga reaksyon nila, ang mga tao ay hindi napigilan na magtanong na bakit ito sinabi ng Pope. Ang kapatid ni Emanuela na si Pietro ay sinabi sa Pope na naniniwala siya na buhay pa ang kanyang kapatid at umaasa siya na isang araw ay uuwi ito sa kanilang bahay. Pero sa kanilang usapan ay inulit lamang ng Pope ang kanyang sinabi na ang kaluluwa ng kanyang kapatid ay nasa langit na. Noong 2018, isang envelope ang natanggap ng abogado ng pamilya ng Orlandi. Walang return address na nakalagay pero naglalaman ito ng isang litrato ng isang rebulto ng anghel na makikita sa isang sementeryo na nasa loob ng Vatican. Sa note ay nakalagay na kung gusto nilang mahanap si Emanuela ay dapat nilang tingnan ang direksyon kung saan ito nakatingin. Ang problema ay ang libingan na tinitingnan ng rebulto ay sa isang German princess. Ang mga otoridad ay binuksan ang libingan nang matanggap nila ang permiso mula Vatican. Pero sa kanilang gulat ay walang laman ang libingan. Walang buto ng princess o kay Emanuela.
May mga buto silang nakita sa katabing libingan, pero nang bumalik ang chemical analysis na ginawa sa mga buto, ay nalaman na ito ay pagmamay-ari ng mga tao na mula noong 19th century. Noong 2022, isang documentary ang lumabas na sinusuportahan ng isang Italian journalist na si Alessandro Ambrosini ang nagsasabi na meron siyang exclusive recording noong 2009. Ang tao sa recording ay si Marcello Neroni, na kilala ang pinuno ng mafia na si Magliana. Di umano ay sa request ng Vatican ay dinukot ng mga ito si Emanuela para pagtakpan ng iskandalo ng pangmumulestya na nangyari sa loob ng Vatican. Ayon sa hindi pinangalanan na kaibigan ni Emanuela, isang linggo bago ito mawala ay sinabi di umano nito na siya ay minulestya ng isa sa mga tao na malapit sa Pope at kadalasan itong nangyayari sa Vatican Gardens. Pagkatapos ng documentary noong January 2023, ipinag-utos ni Pope Francis na buksan muli ang investigasyon tungkol sa pagkawala ni Emanuela. Magpahanggang ngayon, si Pietro ay naniniwala na ang Vatican ay alam kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid. At para sa kanya ay sinesekreto lamang ng mga ito ang totoong nangyari kay Emanuela. Naniniwala siya na ang rason kung bakit ito itinatago sa kanilang pamilya ay dahil makakasira ito sa reputasyon ng Vatican. Pinaniniwalaan niya na ang kanyang kapatid ay naging collateral sa pagitan ng mafia at Vatican. Ang ama naman ni Emanuela ay nanatiling nagtrabaho para kay Pope John Paul II at sa mga sumunod pang dalawang pope. Siya ay nanatiling loyal at tapat hanggang sa kanyang kamatayan noong 2004. Ayon kay Pietro, ang kanyang ama ay nawalan na ng kumpiyansa sa buong Catholic Church at sinabi nito sa kanyang huling hininga, and I quote, "I have been betrayed by whom I served faithfully." Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!